Oh, nandiyan na pala kayo. So, inaayos ko lang po yung aking setup vlog. Unbox opportunities po ang ating YouTube channel and PLA 6 compilation lessons. So, ginagamit ko lang po ito para sa aking mga PowerPoint and pictures converted into video format. So, abangan nyo na po dun sa mga susunod nating video lessons, okay? Okay, so sa pagpapatuloy po natin, welcome ko na po kayo sa ating video lessons. Pero bago yan, ito pong nakikita niyong screen ay aking class app. Ano ba yung class app? So ito po yung mga series or group of pictures icons para madali kong maalala kung ano yung mga topic na dapat kong i-share sa inyo sa mga students ko po sa PLE 6. So we do have 4 pictures icon. We have class app, milk, PLE 6, and syempre ang ating YouTube channel. Umpisan po muna natin sa class app. Ano kaya ito? Sa ating class app, pag sinabing class app, ito po ay para sa mga students ko na gumagamit na kanilang mga cellphone, tablets. Ito po ay downloadable naman pong app. Okay? Ito po ay binubuo ng PLE 6 teacher, contact info, students work, class schedule, output, and Facebook group page. So, yan yon. Hindi ko na po yung ikiklik dito kasi video lesson po itong ginagawa ko. Pero ito ay makiklik, ma-open po ninyo ito sa inyong mga tablet or Android, no? Balik po ulit tayo sa homepage. Ito naman sa milk. Ano ibig sabihin ng milk? O, M-E-L-C. Ito po yung ginagamit namin mga guro. As well din sa mga magulang at mga students para masundan po ninyo kung anong mga lesson po natin o paano aaralin ang ating module. So, when we say MELC, most essential learning competencies shall serve as a primary reference of all schools, schools, divisions, and regional offices in determining and implementing learning delivery approaches that are suited to the local context and diversity of learners while adapting to the challenges caused by COVID-19. So, itong MELC natin, ito po yung guide natin para masusundan natin kung ano-ano mga lessons na dapat matalakay at mapag-aralan gamit ng mga given modules. Schools need to create a new list of learning competencies for the different learning areas since these are already available through the MELC. So, ito po ay mga group of objectives, topics, lessons na makikita rin po naman sa ating sinusundan na mga modules. Okay? In all subjects and grade level. Lahat po yan. Pwede nyo pong i-post or stop ang ating video lesson para magkaroon kayo ng knowledge about sa MELC. So, yung nakastar na yan, ito. Yan, nakikita nyo. Yan ang ating subject, EPP or PLE. So, mula grade 4, grade 5, at grade 6, elementary po, yan po ang ginagamit. Okay? Please watch this. Panoorin nyo po muna. So, ito po yung para sa grade 6. So, meron tayong ICT and Entrepreneurship, Agriculture, meron din po tayong Home Economics, and Industrial Arts. So, yung Technology and Livelihood Education, Grade 6, apat po yung components niyan, okay? Mapag-aaralan nyo rin po yan sa mga susunod na mga araw. Next, balik po ulit tayo sa homepage para sa ating PLE 6. Ngayon po. So, kung anong quarter na po tayo ngayon at kung anong tinatalakay po na unit, yun na po tayo sa ngayon. PLE 6.
So, dalawa po ang ating component. We do have agriculture and industrial arts. So, itong pong video lesson na napapanood ninyo ay kasunod po ito ng ating introduction o intro video lesson. Okay po? Okay, yun. Ganda, diba? So, bago natin i-end itong acting video lesson, balik ulit po tayo sa acting homepage para sa ating YPC. O, dito na po tayo, no? Ulitin ko po, ha? Yung unang pinapanood yung video ay introduction for my compilation of COT. And then, yung pangalawa ngayon na pinapanood po ninyo ay yung presentation ko po muna. Then, yung susunod na mga video na, yun na po yung series ng COT or video lesson ko all about technology and livelihood education 6. Okay. Don't forget to subscribe, like, and comment your understanding about my video lesson. Thank you for watching. Dito lang po sa Unbox Opportunities. Thank you po. Shout out na pala sa mga students ko ngayon, batch 2020-2021.